Pero dito sana magkaisa tayo sa pagkakataong ito sapagkat ang CPP-NPA po ay talagang hindi po maganda ang dinulot nito sa ating bansa. Simula po nung itinatag ito, maibalik ko lamang, noong December 26, 1968, ito po ay nagpahirap na sa ating bansa at sa ating gobyerno. Partikular sa buhay po ng mga pangkaraniwang Pilipino. Lalong-lalo na nung kanila pong itinatag, kasama po nitong si Bernabe Buscaino at saka si Jose Maria Sison noong March 29, 1969, ang New People's Army, ang armed group po nitong CPP na nagsasagawa po ng mga pag-atake, pagpaslang, paninira, higit sa lahat, yung walang katapusang pangungutong po nila o pang-extort sa mga negosyante sa ating bansa para lamang doon sa kanilang tinatawag na revolutionary tax, which is hindi naman talaga revolutionary tax kung hindi pangungutong lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Sa balita po na ating babasahin, ang CPP po ay nagdeklara ng 10 araw na pagdadalamhati dahil po sa pagkamatay nitong si Jose Maria Sison kahapon December 17, 2022. Ayon po dito sa balita, ayan nga po, sila po ay magsasagawa ng 10 araw na pagdadalamhati bilang pagrespeto daw po sa kanilang founding chairman na si Jose Maria Sison. Ayon po sa pahayag ng Communist Party of the Philippines, we declare the following 10 days as a period of mourning for the entire party in order to give the highest possible tribute to Kajoma. The CPP also ordered all units of armed wing, New People's Army, to stand in formation at the break of dawn of December 26 and silently perform a 21-gun salute by way of giving the highest tribute and bidding farewell. May pa 21-21-gun salute pa kayong mga demonyo kayo? Okay, tuloy natin. During this period of mourning, the NPA can stage tactical offensives against the rampaging fascist forces to defend the people. Oh, malinaw po ano, talagang publicly dineklara po nila na sila po ay magsasagawa ng opensiba para po kilalanin ang pagkamatay nitong si Jose Maria Sison. Kaya naman, dapat mag-ingat po ang lahat, partikular ang ating mga uniformadong hanay ng gobyerno, sapagkat kahit hindi naman namatay itong si Jose Maria Sison, patuloy po ang pagtatraidor ng mga demonyong ito sa ating gobyerno. Eh natatandaan ko pa, nung ako po ay pulis, may mga kasamahan ako na minalas at nadali po ng mga walang hiyang tao na ito. Mga demonyo na nagbabalat, nagsasakatawang tao, pero ang mga pag-uutak at pag-aasal, mga hayop. Okay, sabi pa po dito sa balita, Sison died in a hospital in Utrecht, the Netherlands at 8:40 in the evening. At dito naman po sa atin yan ay alas 8 po nga ng gabi pala sa atin December 16. Pero hindi, mali po ito ha. 8:40 in the evening sa Netherlands at umaga dito po sa atin. Oh, he was 83. He had been living in the Netherlands since 1988. At kasalanan niya ng dating Pangulo na si Corazon Aquino. Instead na dapat i-take into custody itong demonyo na si Jose Maria Sison, eh binagyan pa ng asylum at in exile sa Netherlands. And since then, hindi na po mahuli-huli ng ating gobyerno dahil wala po tayong extradition treaty sa Netherlands. Okay? Yan po ano, when he applied as a political refugee after the Philippines canceled his passport when he was in the country. Oh, bakit nyo i-exile ano? Dapat itong si Jose Maria Sison, ito ay matagal nang na i-take into custody. Pero dahil po sa maling naging desisyon ng dating Pangulo na si Aquino, Corazon Aquino, ang nang-agaw ng kapangyarihan sa tunay na Pangulo na si Ferdinand Edralin Marcos Sr., eh ganito po ang nangyari sa ating bansa.
Sabi pa po rito sa balita, the United States and the European Union have designated the CPP and the NPA as terrorist organizations. Alam nyo, kapag ka ikaw po ay binansagang terorista, ikaw na siguro ang pinakamasamang tao sa mundo. Kasi bakit? Ang terorista, walang ginawa po yan kung hindi magtatak ng takot, panic sa taong bayan, pumatay, maminsala at kung ano-ano pang mga karahasan ang pinagagawa. At ganyan po itong CPP-NPA. In December 2017, former President Rodrigo Duterte issued Proclamation Number 374 declaring the CPP and the NPA as terrorist groups. In September 2022, this is very unfortunate kasi itong isang huwes diyan po sa Manila Regional Trial Court sa katauhan po ni Judge Marlo Magdosa Malagar ay idineklara po na ang CPP-NPA ay hindi po kasama bilang mga teroristang grupo. Yan po ay ginagawa na po ng legal na remedyo ng ating gobyerno sapagkat under po kasi ng new anti-terrorism law, kailangan ng isang organization ay meron pong judicial declaration na ito po ay isang terrorist organizations. But unfortunately, doon sa initial action taken by our government, it was junk by this Judge Marlo Magdosa Malagar. Maraming chismis dito sa huwes na ito. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kasi ayoko naman pong maging liable for cyber libel. Tuloy pa po natin. Sabi pa po dito, the CPP said Sison was the greatest hero of the Filipino people. Talaga? Ano? Kung meron mang dapat ibansag dito kay Jose Maria Sison, ito ang greatest devil na muhay dito po sa ating bansa. Ano? Napakalaki ng pagkakasala po nito sa ating mga Pilipino. Kaya nga po, simple lang naging pahayag dito ng ating ikalawang pangulo. Ano ang sabi sa kanya ng ating Vice President Sara Duterte Carpio? May God have mercy on his soul. Ganun lang kasimple. Kasi alam po ng ating ikalawang pangulo kung gaano po kademonyo itong tao na ito. Kung gaano po nito pinerwisyo ang taong bayan, higit sa lahat, kung ano ang mga dinulot nito sa mga nasirang pamilya dala ng kanilang misplaced ideology. Hindi ako naniniwala sa ideolohiya ng tao na ito eh. Kaya nga medyo hindi ko gusto yung naging pahayag ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa huling statement niya eh. Kasi sinabi niya po doon na parehas lang din daw sila ng kanilang nilalayon na mapabuti ang sambayan ng Pilipino. I beg to disagree sa statement ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ninais niya talaga na mapabuti ang sambayan ng Pilipino. Pero ito pong si Jose Maria Sison, never po nitong ninais na mapabuti ang sambayan ng Pilipino. Ito po ay isang demonyo na nagsakatawang tao at kung meron man itong pagnanais, political, hindi po para mapabuti ang sambayan ng Pilipino. Kaya huwag po tayong magtitiwala, lalong-lalo na sa mga natitira pong miyembro nitong CPP, NPA, NDF. Kasi definitely, meron pong mga papalit po dito. Meron muling mauupo na mamumuno dyan sa CPP, NPA, and magpapatuloy lamang yung kanilang mga kademonyuhan na ginagawa po sa ating lipunan. At sana sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr., magapwi na itong totally, itong humihinang puwersa ng CPP, NPA, NDF. Gusto ko lang ipanood sa inyo yung latest vlog siguro dito nitong si Colonel Harold Cabunok. Kahapon ay siya po ay nagpahayag sa kanyang vlog ng mga bagay na ito. Panoorin po natin yung 4 na minutong vlog ni Colonel Harold Cabunok. Sabi po dito,
Magkasalungat ang mga opinyon ng mga Pilipino sa balita na namatay na ang supremo ng komunistang teroristang grupo sa Pilipinas. Tama po yan, kasi merong ilang porsyento ng ating mga Pilipino ang nauto nitong demonyong ito na si Jose Maria Sison. Sabi ng iba, you will be remembered. Ikaw, ano naman ang sasabihin mo? Patanong ni Harold Cabunoc o Colonel Harold Cabunoc. Pakinggan natin ang opinion dito nitong si Colonel Harold Cabunoc. Isang malaking balita ang natanggap natin ngayon at iyon ay ang pagkamatay ng isa sa kilala na kumakalaban sa ating gobyerno, si Joma Sison ng CPPNP-NDF. Marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng mga komento, mayroong pro-communist at mayroon namang anti-communist at talagang naging divisive ang revolusyon na isinusulong ni Joma dahil napakarami ang mga nabibiktima nito. Para sa akin bilang sundalo ng ating bayan ay hindi talaga ako sang-ayon sa kaniyang ipinaglalaban na gamit ang karahasan. Kami ang una na nakatikim sa mga karahasan na kanilang isinusulong sa buong... Totoo yun. Napakaraming mga sundalo at kapulisan ang pumanaw dahil po dito sa kadimonyuhan nitong si Jose Maria Sison. Ang daming pamilya ang nasira. Pero inyo, walang kalaban-laban, aambusin, tatraidurin. Eh hindi naman kasi kayang makipagharapan ng labanan itong mga CPP-NPA. Kaya ang gagawin niyan, lalong-lalo na ngayon, parating na naman ang anibersaryo nila, eh maglulunsad na naman yan ng tactical offensive. Kaya sana sa ating kasundaluhan at kapulisan, maging mapaghanda po kayo dahil traidor ang mga miyembro ng CPP-NPA. Mga pamayanan sa buong bansa at katunayan ang aking pinsan, si Private First Class James Cabunoc Dagala Jr. ay namatay sa pag-defend ng komunidad sa Samuanga del Sur laban sa mga tauhan na naniniwala sa isinusulong na karahasan ni Joma Sison. Sa aking nakita sa mga social media posts ay samot-sari ang mga komento mula sa ating mga kababayan. Basahin ko ang... Pero mas naniniwala ako, no? Bago natin ipagpatuloy ang video, mas naniniwala ako na mas marami ang naging masaya. Bagamat nakalulungkot na merong isang tao na namatay, pero syempre para po sa atin na nagmamahal sa kapayapaan, masaya po tayo na natapos na po itong kasamaan nitong si Jose Maria Sison. E tingnan po natin dito ang ilan sa mga komento na babasahin nitong si Colonel Harold Cabunoc. Ilan dito. Ayon kay Pilar Oringo, let's remain Christians under any circumstance. Differences in ideology does not make one less human. Let God be the judge, not you or me. May He rest in peace. Sabi naman ni Marlon Joshua Tamayo, Harold Cabunoc sir, good news! Ako, kinatutuwa ni Marlon ang pagkamatay ni Joma Sison. Sabi ni Gerald Lim, bring his body home, have a funeral procession, and well, you know, what to do with the attendees. Parang may ipinapahiwati si Gerard. Parang sinasabi niya na pag may umattend, eh kakampi. Ang problema kasi mga tol, ang mere association sa mga rebelding grupo ay hindi po krimen. Kaya nga po nire-request ng ating gobyerno na ideklara judicially na terrorist organization. Kasi hindi po sapat yung declaration ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka kasi terrorist organization to, merong judicial declaration, ang mere association with the terrorist is a crime itself. Pero sa ngayon, halimbawa umuwi itong bangkay nitong si Jose Maria Sison dito sa atin, tapos merong makipaglibing, makipagsama, wala pong magiging problema doon sa kanila kasi party po iyon ng kanilang pagrespeto at hindi po sila makakalabag sa anumang batas dito sa atin. Eh kung meron na sanang judicial declaration na teroristang grupo itong CPP-NPA, eh mas magiging matalas ang pangil ng ating batas
at baka sa mga sirkomstansya na maaaring maging present sa pagdating ng pagtatagpong iyon, eh may magawa ang ating gobyerno nang naaayon po sa batas para maaresto ang mga miyembro ng teroristang organisasyon. Pero sa ngayon, inuulit po natin, dahil po dito kay Judge ng Manila Regional Trial Court na si Madalgar ba yun? Malagar. Eh hindi po nakuha ng ating gobyerno ang deklarasyon na ito pong CPP at NPA ay mga teroristang grupo. Okay, tuloy pa po natin ang sinasabi dito ni Colonel Harold Cabunok. Doon sa mga mag-attend. Ayon naman kay Umino Reg, I can say I agree with anything for which the man stood, but I pray he finds peace in the next life. He ruined so many here. Ang karamihan kasi sa ating mga Pilipino, mga makadyos eh, mapagpatawad. Wala namang problema sa pagpapatawad. In fact, ang pagpapatawad ay kaloob dapat yan sa bawat isa, dahil kung ang Panginoon, ika nga, ay marunong magpatawad, eh dapat tayong mga tao ay marunong din magpatawad. Pero, pwede naman tayong magpatawad. Pero hindi naman din dapat kalimutan kung ano ang ginawa nitong si Jose Maria Sison. Kahit anong ganda ang sabihin nila sa mga di umano'y ginawa nitong si Jose Maria Sison, hindi po niyan matatapatan ang karahasan na ginawa po ng kanilang grupo sa loob po ng 5 dekada. Kung kukumputin po natin ang perwisyo na ginawa po nitong grupo na itinatag nitong si Jose Maria Sison, hindi po natin kayang bilangin. Kasi napakatagal na, in fact, the longest probably not only in Asia but around the world, itong rebellion na nangyayari. At salamat ngayon, hindi na sila din dinideklarang ng mga gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo na rebelde, kung hindi mga teroristang grupo. O kaya, alam nyo mga tol, isa lang ang dapat nating matutunan dito. Kahit gaano tayo kamakapangyarihan, lahat ay merong katapusan. Eto, si Jose Maria Sison, basically makapangyarihan ito eh. Ang daming mga nauto. Salamat yung mga nauto niyang rebelde. Yung iba, karamihan, o ay nagsipagsuko na. Pero meron pa rin mga mangilan-ngilan na hanggang ngayon, nananampalataya dito kay Jose Maria Sison. Yung iba nga, miyembro pa ng mga profesyon na nire-respeto. Hindi na ako magbabanggit ng mga partikular na profesyon. Siguro, alam nyo naman kung ano po yung tinutukoy ko. Ang masakit pa, itong grupo na ito, sa katotohanan, na-infiltrate pa nito ang ating gobyerno. May mga taong gobyerno ngayon na miyembro po ng CPP, NPA, pero sa katotohanan, sila po ay nagbabalat kayo lamang. Kunyari, tumutulong sa gobyerno, nagsiserbi sa publiko, pero sila po talaga ay miyembro ng CPP, NPA, at ang layunin ay patalsikin ang ating gobyerno. Isa pa sa mga nakalulungkot na mabalitaan, eh, ito pong pagkakataon kung saan, syempre, ayon sa analista, depende daw po sa tao kung ano ang pagtingin dito kay Jose Maria Sison. Which is totoo naman, ngunit nakalulungkot lang kasi may mga tao pa rin ang pagtingin sa kanya, kahit iilan lang ito, ay parang bayani. Bayani ba ang isang tao na pinerwisyo ang sambayan ng Pilipino sa loob po ng 5 dekada? Panoorin po natin ang balita na ito. The founding chair of the Communist Party of the Philippines, Joma Sison, has passed away. He was 83. The CPP says Sison had been confined for 2 weeks at a hospital in the Netherlands before passing away on Friday night. Calling Sison their teacher and guiding light, the party vows to carry the revolution forward. Joma, or Jose Maria Sison, founded the CPP in 1968 to protest against government policies and corruption during the presidency of Ferdinando Marcos Sr. He sought political asylum in the Netherlands in the late 80s after the Cory Aquino administration canceled his passport and renewed subversion charges against him.
The conflict between the Philippine government and the communist rebels, through its armed wing, New People's Army, has been ongoing for over 5 decades now. It's considered one of the longest armed insurgencies in the world. The group and Sison were designated as terrorists by the U.S. in 2002. Earlier this year, Sison expressed the willingness to continue peace negotiations with the Philippine government under the Marcos Jr. administration. The talks were scrapped by former President Rodrigo Duterte back in 2019. Joining us this afternoon to talk more about the legacy of CPP founder that had left behind, Eduardo Araral. Diba? Legacy, ano? Legacy ang masama. Pero ito, hindi naman bias itong guest dito eh. Kasi sabi niya nga, depende yan sa tatanungin mo. Pakinggan po natin ano ang kanyang kasagutan sa tanong ng reporter ng ENC. Si Professor at the National University of Singapore. Good morning, sir. Morning, Nikki. All right, thank you for joining us. Now, Sir Sison has been described as many things: a patriot, internationalist, revolutionary leader, and a great Marxist, Leninist, Maoist thinker. How did all this and these ideologies figure in his leadership of the CPP-NPA? Right. His legacy, Nikki, really depends on who you ask. So the characterization of his colleagues at the Communist Party that he is a great Marxist-Leninist Maoist thinker, it's probably correct. He has written quite a lot of books. In fact, he would qualify as a full professor at the university if he was a full professor. So he's indeed... Ang problema lang, matalino ito eh, si Jose Maria Sison. Kaso lang, ginamit niya yung katalinuhan niya sa ating mga anti-communist. Ang paniniwala natin, ginamit niya yung katalinuhan niya sa kadimonyuhan. Ang dami kasing mga matatalino eh, na pinagsasamantalahan ang kahinaan po ng iba, tapos wine-weaponize nila yung kanilang katalinuhan for their personal interest. Ang nakikita lang naman natin na interest dito, nitong si Jose Maria Sison, ay i-take over ang gobyerno, itatag ang kanilang komunismong paniniwala at pamunuan nila ang ating gobyerno. Salamat at hindi po sila nagtagumpay, dahil kung nagtagumpay sila, eh baka kung ano na po meron ang bansa po natin sa kasalukuyan. Lalong-lalo na wala po tayong demokrasya na tinatamasa. He's an ideologue and a guiding light and a teacher to the revolution. He was undoubtedly a patriot and an internationalist and a revolutionary leader. That's one perspective. Mm-hmm. But the other perspective is, if you ask the widows of the soldiers, yeah, and the policemen who died fighting the New People's Army, that his Joma Sison and his group is just a bunch of terrorists. And ang liwanag, ano? At lahat tayo, marahil, ano? Kayong mga nanonood ngayon dito, ewan ko kung merong nanonood dito na kapanalig nitong CPP-NPA, lahat kayo na nanonood ngayon, naniniwala kayo na masama itong si Jose Maria Sison, na ang kanyang ginawa po sa ating bansa ay hindi po tama, at kailanman ang kanyang paniniwala na baguhin ang sistema ng gobyerno ay hindi po tama. Dapat makontento na tayo kung ano man meron tayong gobyerno sa kasalukuyan, sapagkat sa sistema ng ating gobyerno bilang isang demokrasyang bansa, eh nagagawa po natin yung mga ini-enjoy po natin sa araw-araw po natin pamumuhay. Eh kapag ka nagtagumpay itong mga demonyong CPP-NPA na to, which is very remote nang mangyari, lahat po yan mawawala. Tapos ang buhay ay parang napakadali na lamang kunin. Biruin nyo, sa kangaroo court nitong mga demonyo na ito, wala nang offering ng evidence. Antimano, huhusgahan ka na kagad base sa kanilang mga impormasyon na nakukuha. At kapag ka nahusgahan ka, kamatayan ka agad ang kaparusahan. Ganun ba ang uri ng gobyerno na gusto po ninyo, na gustong ilatag nitong grupo, nitong si Jose Maria Sison? Salamat! At ngayon, natapos na ang kanyang kasamaan, pero hindi pa po natatapos ang problema ng ating gobyerno dito po sa CPP-NPA-NDF. Magsama-sama po tayo, mga tol, na maging aware sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa ating mga anak. Kasi ang target po nitong mga CPP-NPA, ang ating mga kabataan,
lasunin ang kanilang isipan, lalong-lalo na yung mga matatalinong kabataan. Itatak sa mga matatalinong kabataan na ito na mali ang sistema ng gobyerno sa kasalukuyan, lalasunin ang isipan nila hanggang sa sumama ang mga ito sa kanilang maling paniniwala. At ang pinakanakalulungkot pa, hindi lamang utak ang ginagamit nitong grupo na ito, kung hindi ang pisikal na pangangatawan ng kanilang mga nauutong mga matatalinong estudyante. Ang mga kabataan, ginagawa po nilang rebelde, inaarmasan po nila, at ang pinaka worst case scenario, ang mga kabataang kababaihan, nilalapastangan pa ng mga demonyo na leader diyan po sa loob ng kilusan na CPP-NPA, na mga teroristang dito. Okay, bantayan po natin ang ating mga anak, mga tol. Huwag tayong matakot kasi lahat naman tayo mamamatay sooner or later. Ang mahalaga, yung buhay na inilaan po natin dito sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating bansa, makabuluhan. Aanhin mo ang mahabang buhay kung ito naman ay walang kabuluhan. O maraming salamat sa inyo, mga tol.